sa atin po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pumpaksa ay ito pong nakalagay sa pangalawang Korinto 5:1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at sinabi niya itong adin daw katawan na to. Ito ho yung katawan o tabernakulong ukol sa lupa. Ano? Sabi niya, kung masira ito, sabi niya, itong tabernakulong ukol sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Yun ang nabit. So, uulitin ko po yung naging paksa natin noong nakaraan at talagang pinatotohanan ng kasulatan na talagang yung mga patay, yung mga tinatawag nating namatay, siyempre, babalik yan sa pagiging alabuko yan eh. Kaya nga, walimbawa, yung inyong patay o na-cremate, kinaremate, yung iba ho, pinagpapahalagahan pa yung mga labi, yung abo. Wala na hong saysayan, walang kabuluhan. Ano? Bakit? Kasi sabi ni Pablo, kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Diba, pagka November 1, dinadalo pa yung mga puntod ng mga kamag-anak. Pero yan o, wala ng saysay, wala ng kabuluhan. At yun hong mga banal, yung mga hindi banal, tatandaan natin na yan ay galing sa Alabok 3:19 ng Genesis. Sayang ko lang ho. So Brad, magkakasala ka rin pala. Ano saysay? Yun na nga. 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ka uuwi. Baby, sabihin pala. Pag halo, katulad yan. Alabok na. Hinayaan. Ano hong saysay nun? Kung sakasakali ho, wala na rin naman ho eh. Oo. Kumbaga na, naging pakitang tao na lamang na every November 1, binadalaw mo yung patay mo. Eh, may tatanong nga lang mo ko dyan, nung bang buhay, pinag-alayan mo ng ganyang, yeah. Dasalan pa daw eh. Ng atensyon. Binigyan mo pa siya ng ganyang atensyon nung siya ay nabubuhay, baka naman hindi. O baka naman bumabawi ka lamang, ay wala na rin naman saysay. Hindi na rin nakita nung patay yung binigay mong pagpapahalaga sa kanya. Dadala ka ng bulaklak, sisindi ka ng kandila, ipananalangin mo. Wala na saysay lahat o yan. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo dyan sa pangalawang Korinto 5:1 na yan. Maliwanag ko dito, gaya nung ating sinusunda na talagang hindi na mangyayari na yung mga banal, yung mga hindi banal, yung kanilang mga kalansay, abo, ibubuhayin. Hindi ho. Kasi sabi nga niya, meron kami isang tabernakulong mula sa Diyos, hindi gawa ng tao. So gawa ni Yahweh yun. Ano? Ngayon, merong sinasabi si Pablo dito sa 24:15 ng gawa. Baka ito ay 24:15. Baka ho ito ay makakasalubong ninyo. Sabihin, baka merong magtanong o kaya ay itong talatang ito, ano ibig sabihin dito? Na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inihintay nila na magkaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Ang nasa isip po dito ng maraming tao, katulad noong doktrina ng iba't ibang sekta, reliyon, iglesia, simbahan, pananampalataya, darating ang Kristo, kukunin niyo sa kanya
maghahari ng 1,000 taon, at pag nakatapos ang paghahari ng 1,000 taon, yung lahat ng nangamatay ng walang Kristo, bubuhayin. Yun ang ano, ha, yung pinakaabo nila. Bubuhayin, and then, palibasin masama, dadalhin sa impyerno. Yan ang doktrina ng iba't ibang simbahan, sekta, relihiyon, pananampalataya. Pero dito, iba. Sabi ni Pablo, na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at hindi ganap. So, ibig sabihin, yung masama at saka hindi masama, banal at hindi banal. Ngayon ang nasa isip nila, o e, paano itong sinasabi ni Pablo? Yan. Na bubuhay ng wika yung mga ganap at hindi ganap. Yan. Tingnan natin, ah. 21. Acts 24:21. Maliban na sa isang tinig na ito, na aking isinigaw ng nakatayo sa gitna nila tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, ako'y pinaghahatulan sa harapan ninyo sa araw na ito. Kasi nung time na yun, nagsasalita siya, hindi maniwala yung mga Hudyo at yung mga matatanda na yung salitang pagkabuhay na maguli. Natupad ng matalasas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba ay Pariseo, sumigaw siya sa Sanhedrin, mga kapatid na lalaki, ako'y Pariseo. Anak ng mga Pariseo, ako'y sinisiyasa tungkol sa pag-asa at pagkabuhay na maguli ng mga patay. Nang masabi na niya ang gayon nangyari ang isang pagtatalo sa mga Pariseo at sa mga Saduceo at nagkakabahabahagi ang kapulungan. Sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na maguli, sa atin meron no eh. Ito mga Saduceo, talagang totally wala. Sa kanila lang pati. Hindi sila naniniwala na talagang may pagkabuhay na maguli. Anghel, ni Espiritu. Wala silang paniniwalang ganun, yung mga Saduceo. Pero yung mga Pariseo, kung ano yung paniniwala ni Pablo, ganun doon. May pagkabuhay na maguli, may anghel, may Espiritu. So magkalaban sila, yung Saduceo at saka Pariseo, tungkol sa paniniwalang yun. Sabi niyan, eh, sapagkat sinasabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na maguli, ni anghel, ni Espiritu, datapwat kapwa pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Daniel 12:2. Ang isa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapam. Kung gagawin mong literal, itong sinasabi dito ni Daniel, dito mo, yun daw nangatutulog sa alabok, magigising. Ibig mo sabihin, yung mga abo, yung kalansay, yung mga abo, ano, yung mga nangamatay na naging abo na, ano, naging lupa na, eh mga gigising. Kung ito, kung ilalagay mo, ha, yung diwan ni Daniel, pero ganun ba ibig sabihin ni Daniel? Tatandaan nyo na itong kasulatan, pangalawang Pedro 1:20-21, ito daw kasulatan na hindi nagmula sa tao, kundi ito ay ibinigay ng Espiritu. So, bawat nakasulat dito dapat spiritual. Ano? Yan. Hindi ibig sabihin dito ni Daniel na yung mga alabok na yun, yun yung gigisingin o yung bubuhay. Hindi ho. Kasi sinabi na ni Pablo eh, kung masira itong tabernakulong ito, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Hindi gawa ng tao. Eh, lahat tayo gawa ng tao. Magulang natin, nanay, tatay natin, nagbunga ng isang bata, o di gawa ka ng tao. Pero yung ginawa ng Diyos, yun yung sa sangkalangitan na sinasabi. At yun, walang hanggan. So, rin mo sabihin, Brad, yung mga nangamatay, o para doon sa kaliwanagan ng marami, o, yung mga nangamatay ngayon, banal at hindi banal, ano, mananatili na yung katawan mo na namatay, mananatili yung patay. Banal ka, banal. Hindi banal, mananatili. So, ano mangyayari dyan? O, di ba nanatili ka lang patay? Ano? Yung katawan, ha? Halimbawa, ako na lang, ha? Halimbawa ko sarili ko. Pag ako namatay, ang mangyayari din sa katawang ito ay mananatili siyang nakadikit sa labok. O, magbabalik ako sa labok dahil galing ako sa labok, eh. Ako ay bunga ng nanay at tatay ko na isa ring alabok. Ano? So, ang ginawa ni Yahawa, nung mamatay ako, halimbawa, at banal. Ano? Yung aking katawan, nasa lupa lamang. Pero,
may inihanda siyang katawan para sa akin. So, itong aking katawan, walang halaga. Wala na itong saysay, wala na itong halaga. Babalik sa lupa. Babalik lang sa lupa lahat eh. Ano? Babalik lahat sa lupa. Bakit bumuhayin ng Diyos itong babalik sa lupa? Eh, talagang alabok yan. Tingnan niyo, pagka ito'y binuhay ni Yahawa, itong galing sa alabok, ano mangyayari? Eh, lupa pa rin, lamang pa rin, galing ka pa rin sa lupa. So, ang ginawa niya, naghanda siya ng isang katawang galing sa kanya, siya yung may gawa, at yun yung ilalagay niya doon sa mga banal. Ben Brad, yung mga banal lang. Mga banal lang. Yung may may pinaghahandaan. Yung mga banal lamang, yung sumunod. Pero doon sa mga hindi banal, ah, wala na. Hindi na magkakaroon sila ng pagkabuhay na maguli, sapagkat ang bubuhay maguli lamang ay yung mga banal. So, sabihin, Brad, pag mangyari pala yan, lahat na punta sa labok, kakunti ang tao ba lang araw? Eh, talagang kukunti, ho. Sinabi naman niya, eh. Sinabi kukunti. Magsipaso kayo sa makipot na pintuan, sapagkat kakaunti ang nakasusumpong noon. Ano? Hindi. Yung kaligtasan, hindi yan. Ini-offer niya ang kaligtasan. Kasi doon sa John 3:16, eh. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang bugtong anak upang kung sino man ang sumampalataya ay huwag mapamak. Eh, merong hindi sasampalataya. Yung lamang sasampalataya, yung lamang susunod. Yan sa ano lang, sa buong, sa buklog mo lang ng sambahayan mo. Ay, hindi. Malabo, di ba? Napakahirap. Kaya nga sinasabi natin, oh, yun lamang sa sarili mong sangbayan, ilan ba yung nakikinig yan, ilan ba yung sumasampalatay, ilan ba yung sumusunod yan. Ay, doon lang maintindihan natin na yun lamang sasampalataya. At hindi lamang sasampalataya, yun hong ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya may maya lang ho. Ngayon, dito sa Mateo 22:31-32, Mateo, kapag kabuhay na maguli ng mga patay, hindi ba ganyo na basa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Eh, patay! Bakit mabubuhay niya na ipatay yan? Sabi nga niya, hindi siya Diyos na mga patay. Ano? Kaya na sinasabi natin, paano yung Brad, yung katawan ng banal, hindi na siya bubuhayin? Hindi na ho. Kapalad. Kasi meron na siyang inilagay eh. Meron siyang bagong gusali na ilalagay sa'yo. Ano? Bagong katawan. Hindi gawa ng tao. Pero kailangan talaga ganapin mo rin. Abay, dapat to. Kasi banal ka. Kasi nga, kaya nga tinatawag natin banal eh. Oh. Halimbawa mo, hindi mo gaganapin. Oh, no, doon ka lang. Kasi dalawa naman ang pupunta ng tao eh. Dahil nabuhay na walang hanggan and then kamatayang walang hanggan. Hindi ba yung nakaraan? Eternal life and then eternal death. So, ang pupuntahan lang ng tao, dalawa, eternal life, eternal death. Ngayon, sa mga katawan, banal at hindi, ay lahat yan sa alabok lang. Kay banal ka, kay hindi ka banal, kay ikaw ay namatay ng tinatawag na sanggol, kay ikaw ay namatay ng, ano yung tinatawag na abortion. O, patungo lang yan sa alabok. Kasi galing ka sa alabok eh. Hindi na siya para buhayin pa. Tingnan ninyo, napakaganda nitong nangyari dito sa 1 Corinto 15. 12 hanggang 27. Ito po ay 39 na version, yung aking pinagkumpa-kumpara. Meron lamang isa. Doon sa 39, meron lamang isa na namumukod-tangi na version. At ngayon din lang ninyo makikinig ito. Itong version na ito. Meron mo, 39 version ha. Pwera pa yung mga Hebrew, Greek, at saka yung iba't ibang salin. Ano? Iba't ibang salin. Napakarami yung kasing version eh. Pero ang pinagkumparan ko nito ay yung 39 version. Sabi dito sa 1 Corinto 15, ito kasi, di ba pinababasa ko sa inyo yung 1 Corinto 15, yung whole chapter, para meron kayong idea, kanino ito sinulat, sino yung sumulat, kailan isinulat. Ayan na. Sabi dito, ito'y sinulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ano? So ito, dun sa 1-1 eh. Sige, tingnan muna natin sa 1-1.
Yan. Unang Korinto. Unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Yahweh siya sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sustenis na ating kapatid. Sa asimbleya o sa kongregasyon ng Diyos na nasa Korinto, sa makatid bagay sa mga pinapaging banal kay Yahweh siya na tinatawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh siya sa kanila at ating Panginoon. Pabalikan natin yung 15. Ano? 12. Sabi niya, kung si Kristo nga'y pinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo'y nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Sabi niya doon sa mga Korinto, kasi ang isipan din ng mga taga-Korinto, parang wala talaga yung pagkabuhay na maguli. Ano? Doon sa mga banal, ha? Banal, banal ang sinasabi nga dito. Datapat kung walang pagkabuhay na maguli na mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Sabi niya, eh kung hindi, kung walang pagkabuhay na maguli, di hindi sana binuhay na maguli si Kristo. Kung walang pagkabuhay na maguli ng mga banal. Kasi sinulat niya ito sa mga taga-Korinto na mga banal, na nangagbabanal. 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung walang pagkabuhay na maguli ng mga banal. Oo. At kami nasumpong ang mga saksing bulan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo at hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Aling mga patay ito? Ito yung mga banal. Ano? Kasi hindi naman talaga mabuhay yung hindi banal eh. Ano? 16. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. 17. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. 18. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo, pawang nangapahamak. Kung walang pagkabuhay na maguli, yung mga nangamatay kay Kristo, ay di nangapahamak. Kaya nga, iniisang pa din natin dito yung mga hindi banal. Sapagkat sila, antimano ay nangapahamak na. Bakit? Spiritually dead na sila eh. Oh. Tapos bubuhayin niyo yung katawan niya, samantalang spiritually dead na yan, ba't mabubuhayin niyo yung patay na? Di ba sabi niya, hindi naman ako Diyos ng mga patay. Ako'y Diyos ng mga buhay. Ano? 19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo lahat, ay tayo sa lahat ang mga tao ang lalong kahabag-habag. Ayan. Tatapat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya'y naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Siya kasi yung halimbawa eh, na talagang yung mga banal, sino ba yung nabuhay na muli, hindi ba banal? Anong naging halimbawa dun sa mga patay na hindi banal? Walang pinagparisan eh. Ang pinagparisan na talagang yung mga banal, bubuhay yung maguli, si Kristo yung pinakahalimbawa na banal, na bubuhaying maguli. Kasi yung mga patay, mananatiling patay. Ano? 21. Sapagkat yamang sa pamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao, dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. 22. Sapagkat kung paano kay Adam, ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhay. Ito ho yung twist. Eh paano yan, Brad, yung talatang yan? Kasi nakalagay dyan, di ba? Sabi niya, sapagkat kung paano kay Adam, ang lahat nangamatay. Tama naman eh, lahat nangamatay. And then, gayon din naman kay Kristo, ang lahat, ay di, lahat pala bubuhayin. Kaya nga. Kaya masama ka, kaya mabuti ka, bubuhayin. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo. Ito ay easy to read version. Ano? Easy to read version. 39 na version, yung aking pinagkumpara. Ibig sabihin, yung 39, isa, dalawa, hanggang pare-parehas. Yung ika-39, eto siya. Babasahin ko sa inyo. Sabi niya, eh di ba dyan, ha, ulitin ko, sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamatay. Gayun din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. O di tama yung mga ano, Trinitarian, Catholic, bubuhay. Baptist, born again, at itong tinatawag na Mormons, Muslim, tama pala sila.
Kasi ang lahat eh, lahat nangamatay, lahat bubuhayin. Alam niyo ba ito, yung ERB? Ganito ang pagkakasabi. I mean that in all of us. Sino yung kausap niya? Gumamit siya ng personal pronoun na us. Yung mga taga-Korintong banal. Yung mga taga-Korintong banal. Yun ang kausap niya. Yun ang kausap niya eh. Yun ay isinulat niya ito eh. Oh? I mean that in all of us die. Lahat ang wika tayo. Ibig ko sabihin na kay Adam, lahat tayo, yung mga taga-Korinto, yung mga banal, ay namatay. Ano? And in the same way, in Christ, all of us, sino? Yung mga taga-Korinto, yung mga banal, will be made alive again. O di hindi kasama yung mga hindi banal? Nakita niyo yung diferensya? Kasi dito, kung paano kay Adam ang lahat na namatay, abay, lahat pala. Bubuhayin. Sala. Tinan niyo ha, kapirasong kapiraso lang na wordings. Yung personal pronoun na wala dito. Ang nalagay dyan, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat na namatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat bubuhayin. Nawala yung as. Ibig kong sabihin na kay Adam, lahat tayo, yung mga banal, lahat tayo ay namatay, at sa parehong paraan kay Kristo, lahat tayo, yung mga banal, ay mabubuhay. Hindi lahat. Hindi lahat bubuhayin. So, ang tanong natin dito, katulad Brad, nung mga mahal natin sa buhay na nakremate, Yun bang abo nila? Yun ba may kabuluhan pa? Ano ang kabuluhan nun? Wala na. Wala na saysay yun. Wala na kabuluhan. Hindi naman kasi yan bubuhayin. So, anong gagawin mo? Katulad ng krimi? Pwede, itulad mo lang. Inililibing din naman nila ho yan eh. Di ba? Inililibing dad. Ilibing mo. Wala na rin naman saysay ho eh. Wala sa lupa. Alabok na yun. Ibukot mo. Balik na sa alabok. Oo. Ay kasi ngayon, na nasa isipan ng marami, walang ipinagkaiba pa rin doon sa isipan ng mga makasalanan. Eh lahat kasi ho ng mga hindi mananampalataya, yun nga sa isip eh. Pinahalagahan nila. Pinagpapahalagahan pa rin. Eh masabi niya, hindi ako Diyos ng mga patay. Ako'y Diyos ng mga buhay. Hindi kailangan buhayin yung mga patay na yan. Kaya nga sabi niya ni Pablo, meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ano sa may gawa? Hindi tao, kasi lahat tayo, puro tao ang gumawa. Kaya nga kung ito, isin talaga, lahat na tao may tanong yung isipan yun, wala nga lang. Wala na usay-say. Di ba, minsan, magkano ba yung pagkapalibing ng isang mayaman? 100, 200? Minsan, umaabot pa ng 300? Kalahating milyon? Pinagpapahalagahan mo yung namatay na yon. Itatanong mo nga, yung bayan ng buhay ba, binigyan mo yan ng ganyang atensyon o ng ganyang pagpapahalaga? Baka naman hindi. Baka naman binigyan mo lang siya ng halaga, pinakikita mo lang sa tao, sa iyong kapwa, na mahal mo, sa pumamagitan ng napakamahal na kabaong, 100,000, 200,000, and then kukuha ka ng 1,000 na nagkakahalaga ng 300,000. O, pagagawa mo ng, may tawag ko doon eh, yung mga... Yun ng museo? Museo. Oo. Oh. Million kaya pa yun ng museo? Million o talaga yan. Dahil pa nga ho yung mga bahay. Oo. Oh. Okay. O ano yan? Di ba pakitan tao lang yan? Marmol, brad. Pero sa Diyos, wala na eh. Wala na sa isisya, wala na siyang kabuluhan. Tinan nyo ha. So, aliwanag ko ha, ulitin ko. Ibig kong sabihin sa Tagalog, para mas maintindihan ng maram. Ito ay unang Korinto 15:22. Yan, itandaan niyo dyan. Kasi ang nakalagay dyan, sapagkat kung paano kay Adam, ang lahat ay namamatay. Dako, yun ay binasa isip mo ngayon eh. Eh, tama naman pala, lahat namamatay. Eh, di lahat bubuhay maguli. Mali. Sabi ko nga, pambihira itong version na ito, kaisa-isa. At tama yung version yun, sapagkat ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ano? Yung mga nangagbabanal,
kasama dyan. Pilipos 3:21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na maipagpasukunan niya ang lahat ng mga bagay. Wala nang saysay. Bibigyan tayo ng isang katawang galing sa Diyos. Anong saysay niyan? Spare? Ano spare? Di ba pagka yung alam mo, may sasakyan ka, di ba pagka naplatan ka, meron kang spare. So yun ilalagay mo doon sa naplat mong gulong. Reserba. Ito ganun din ho. Imbis na yung ano ang ilalagay mo, may bago. May ilalagay sa iyong katawan. Yan ay para doon sa mga banal. Kaya nga dito, kung iisipin mo, talaga palang dapat maging banal ka. Kasi kung hindi ka magiging banal, wala kang nakalaan. Wala. Paano kang paglalaanan eh? Yun inilalaan lamang niya doon sa mga banal. Kaya sobrang ang katwira ng iba. Di ba alam mo sa'yo naman ako dito? Okay lang. Na ibinigay na sa'yo yung lahat ng kaaliwan mo, ibinigay na sa'yo. O, yumaman ka, nagpakayaman ka, naging milyonaryo ka, bilyonaryo. O sige, yun na yung last mo. Huwag ka na maghahangad ng sinasabing buhay na wala hanggan. Pinamasa mo na eh. Di ba? Huwag ka na maghahangad nun. Ibinigay na sa'yo niya. Ano? Unang Tesalonica 4:14. Sapagkat kung tayo ay nagsasampalatang si Yahwasay ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman na nangatutulog kay Yahwasay, dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo unang mga bubuhay na magulit. Yung mga nangamatay kay Kristo, yun yung unang mga bubuhay na magulit. Meron pa bang ikalawang pagkabuhay na magulit? Wala. Mananatiling kang patay, tulog. Ano? So mali talaga doon. Talagang mali ho, mali. Ito. Revelation 20:12-13. 20:12. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang magawa. 13. Ibinigay ng dagat ng mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng habis ang mga patay na nasa kanya at sila hinatulan bawat tayo ayon sa kanya-kanya mga gawa. Dito. Sabi niya, si Wano, tatandaan niyo yung Revelation ay signified. Hindi ito literal ha, signified. Symbol. Sabi niya, nakita niya yung mga patay, malalaki, maliliit, nakakatayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ng mga aklat. Ano yung aklat na nabuksan? Ito ba'y katulad niyan na may pahina, may nakasulat? Kasi may aklat ho eh. Naisip ng maraming tao, merong aklat ang Diyos. Na ito, di ba nakakapanood tayo nung nakakaraan, nakakapanood tayo ng sine eh. Merong daladalang libro pa nga si San Pedro eh. At doon nakasulat ngayon lahat ng ano mo. And then papasok yung isa, pangalan mo, hahanapin doon. O ito yung mga ginawa mo, ito yung ginawa mo, o doon ka sa kaliwa. Ayun, ganyan yan eh. Iyan yung aklat. Mali yung pangunawa ng marami. Anong aklat ito? Ito ba aklat na literal? Hindi ho. Titingnan natin kung ano itong aklat na ito. Anya na, maliwanag mo dyan ha. Tapos, 13, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ang iniisip nila, di yung mga nangamatay sa dagat. Lulutang yan, at hahatulan. Yung nangamatay doon sa kamatay, ibinigay ng kamatayan. Eh yung hadis, yung ano rin, yung libingan din eh. Yung kamatayan at saka yung libingan, ibinigay na sa kanya. Para saan? Hinatulan bawat isa. Kailan ka ba hinahatulan?
na habang ikaw buhay, tingnan nyo, ayan, nakatayo eh. Nakatayo. Ay, ibig sabihin buhay. Kailan ka hatulan? Abay, habang ikaw ay buhay. Ngayon, pagka ikaw ay namatay na, di nahatulan ka na. So, yung hatol na iginawad sa'yo, kung ikaw ay masama, o, oh, diyan ka na lang. Kasi hinatulan ka habang ikaw ay buhay. Ano? Ibig sabihin, Brad, habang buhay pala, nakikita yung gawa mo. Natural, nakasulat doon sa aklat eh. Yun na ang paghahatol lang sa'yo, di ba? Eh, nakasulat nga doon sa aklat eh. Hmm. Ayun na, nakalagay ko. At nangabuksan ang mga aklat. Yan. Ano yung aklat na yan? Nangabuksan. Ah, di ba? O, nangabuksan ang mga aklat ito eh. 2 Corinthians 5:10. Sino yung hahatol? Ngayon, 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti at masama. Kailangan ka hatulan. At ay sabi niya, nakatayo eh. Aking nakita, nakatayo, malaki, maliliit, nakatayo sa harapan nung umahatol. Saan galing yung hinatulan? Doon sa aklat. Ibig mo sabihin, Brad, merong aklat, may pahina, may pangalan na nakalagay doon? Doon sa aklat na yon? O, tingnan natin. Daniel 7:10. Tingnan natin kung nandoon yung pangalan natin. Isang mabangis na si Galbo ay lumabas at nagmula sa harapan niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya. At makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. The books opened. At ang mga aklat ay nangabuksan. Ano yung aklat na yan? Kasi ang sistema ng mga reliyon, may isang araw, darating yung araw na yon, tatayo si Kristo, lahat ng mga masasama, lahat ng mga mabubuti, nasa harap niya. Ito ang senaryo eh. At hahatulan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, maging mabuti o masama. Ito yung sinasabi ng mga iglesia, ng mga simbahan, na... And then, halimbawa, si Pedro, oh, masama ka, rapist ka, o dito ka na sa kaliwa. Ito yung impyerno. Yeah, ganito nila i-dinadramatize. Oh, si Juan naman, nagpakabanal, o dito ka sa kanan. So, kaliwa, impyerno, langit. Yeah. Yan, ganyan ang mga senaryo. Pero dito iba. May isa. Ha? May isa. Hindi mangyayari yung ganun. Kaya nga, isa lang. Hindi yung mangyayari, yung mga banal, hindi banal, magkakasama-sama ng hatulan. Hindi. Sapagkat buhay ka pa lang, hinahatulan ka na. Ayon sa gawa mo nga. Ay, siyempre o. Pero yung aklat, doon nakasulat yung ginawa eh, doon sa aklat na yon. Ano yung aklat na yon? Baga naka-record na. Ay, recorded yan. Walang pinakaiwan doon sa ano. Diba, meron tayo yung ano, CCTV. Hmm. Meron yung ano eh, may pinaka... Doon, yun yung... Kasi pagka kinuha mo yun, yung ano na yun, ah, wala kang kopya, diba? Ito, iba. SD card na tinatawag, ano? Doon, naka-record lahat, ano? So, pag inalis mo na yun, ah, wala ka ng kopya nun. Ano? Yung SD card na yun. Ito. Yung ginawa mo, nakasulat doon sa aklat na yun. Ayan, tingnan natin na. Ito yung nakalagay sa 2:15 ng Roma. Ano yung aklat na yun? Kaya nga pagkamatay mo, Antimano, yung hatol, iginawad na sa iyo eh. Na nangagtatanyag na gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsumbungan o nangagdadahilan sa isa't isa. 16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim na mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung po palang aklat na sinasabing nangabuksan, daladala mo. Mm-hmm. Bakit? Yung puso mo doon na nakasulat. Mm-hmm. Kung ano yung ginawa mo, masama, mabuti, yun ang nangabuksang aklat.
Ngayon, may maililihim ka ba? Wala. Kasi lahat yan, kita ng Diyos. Di ba sinasabi niya, hindi naman siya tumitingin doon sa panlabas na anyo eh. Saan ba siya tumitingin? Sa puso ng tao. Kaya yung aklat na yan, daladala mo. Araw-araw. Ay, dyan isinulat ko eh. Ayan nakalagay oh. Na nangatatanyag na gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso. Hindi ba yung aklat yung pinagsusulatan? Oo. Di ba? John 12:48. Kaya Antimano, ang hatol sa'yo, nasa iyo. Teka na. Hindi mawawala ho yun. Recorded ho yan. Itong ano, halimbawa, Conrad Brad. Dati kang hindi manalang panot, ngayon unti-unti ka nagbago, di siyang paso ka doon. Eh, siyempre, oh, binanal ka na, nilinis ka na. O, mawawala na ngayon yung mga dati mong karunihan. Kaya nga banal ka eh. Hindi ka naman magiging dalawahan, yung hindi banal at saka hindi banal. So pagka ikaw talagang banal na, mawawala na yung karunihan mo. Yun yung nilinis ng dugo ni Kristo. Yung karunihan mo na yun. Na, 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita, merong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita na siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Alin yung huling araw? Ito, yung huling araw mo. Pamatay mo. Diba? Eh kasi, hindi ka pumamatay. Doon pa lamang sa buhay ka, hinahatulang ka na. Kung ikaw ay masama. Yun sinasabi, yung hahatol sa'yo, yung aking salita, sa huling araw. Anong huling araw na yun? Eh kasi pagka yung huling araw, eh di unang siglo huling araw yung Lord. Hanggang ngayon, huling araw pa rin. Hindi yun ang tinutukoy dito. Pero 2,000 taon. Yung huling araw mo. Ha, hindi ka nahatulan eh. Pagkamatay mo, yung hatol mo, nakadikit na sa'yo. Ano? Rewarded ka na kaagad. So, ano mangyayari, Brad? O, hindi yung hinihatol niya, tama. Kung hindi ka binuhay na maguli, isa lang ang kinahantungan mo. Yun yung kamatayang walang hanggan. Eternal death. Ala na. Son, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Tingnan niyo. Ano ba yung Book of Life? 3:5 ng Revelation. Ang magtagumpay ay darantang gayon ng mga maputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng aking naharapan ng kanyang mga anghel. Ito yung Book of Life na sinasabi. 13:8 ng Revelation. Di ba may iba pang aklat? May ibang aklat na nangabuksan at may ibang aklat. Sabi nyo. At lahat ng mga nanahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatagan sa libutan. So, yung palang pangalan mo talagang nakasulat dun sa aklat ng buhay. Ano yung aklat ng buhay? Kasi kanina, yung binubuklat dun yung aklat. Ano ba yung aklat na pinagsulatan? Yung puso natin. Ano naman tong aklat ng buhay na nakalagay dito? Meron dito, hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. 21:27 ng Revelation. 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasukulam-sukulam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So yung palang kordero, meron ding aklat. May aklat tayong atin. O meron ding aklat yung kordero. Ano? Ang tanong doon, nakasulat ba yung pangalan mo doon sa aklat ng kordero? O aklat ng buhay ng kordero? Nakasulat ba? Kasi, sabi dito sa Pilipos 4:3. Oo, ipinamamalikon rin naman sa inyo tapat na kasama sa pagtulong na yung tulungan ng mga babaeng bao
kapagkat sila'y nagpapagal, nakasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ngayon, itatanong natin, Brad, yung bang pangalan ko nakasulat doon sa aklat ng buhay? Kasi meron ditong sinasabi si Clemente, yung aking mga kamanggagawa at ang kanilang pangalan nasa aklat ng buhay. Itatanong niyo sa akin, Brad, ano yung aklat ng buhay? Yung bang aklat ng buhay ba yung nakasulat ba yung pangalan ko? Ibabalik ko yung tanong. Kayo kasi makakasagot. Kung yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, walang ibang makasasagot nun. Wala. Kundi bawat isa sa atin. Sa paanong paraan na masasabi natin na yung pangalan natin na doon sa aklat ng buhay ng kordero? Sa anong paraan? 8:1 ng Roma. Ano nakalagay dyan? Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo yaong hindi lumalakad ayon sa laman. Kung ikaw ay nakay Kristo, tsak yung pangalan mo nakasulat doon sa aklat. Bakit? Kasi ho yung aklat ng buhay, si Kristo mismo. Yung aklat ng buhay, ha? Si Kristo mismo. Kaya talaga, ano, Brad, no, pag-isipan mo lahat ng gawa mo, lahat-lahat. O, ikaw lang naman na nakakaalam mo na eh. Ikaw. Kaya nga, kung ikaw at saka ang Diyos. Oh, kung ikaw, alam mo talagang lumalakad ka ayon sa kanyang salita, o, eh, yung pangalan mo na nasa aklat ng buhay. At yung aklat ng buhay, si Kristo mismo yun. When you are spiritually converted, you are then in Christ, and there is no condemnation, you are in the book of life of the Lamb. Bakit? Yahawashai is the book of life. Siya yung aklat ng buhay eh. Nasa kanya yung buhay. Kaya nga, siya yung aklat ng buhay. Nakasulat din pangalan mo. Eh, depende sa'yo. Ikaw ang tatanungin doon. Ikaw nakaalam kung nakaalam. Ikaw. O, maliwanag ko ha. What is a book of life? It is an idiom used to describe something spiritual, not a literal physical book with pages and names on them. Ano ba yung idiom? Idiomatic expression. Para bang kawikaan? Kasi yung idiomatic expression, combination of words that has a figurative meaning. Ibig sabihin, hindi yan literal na laklat, libro, kundi, yung sinasabi niya, nangasulat sa inyong mga puso. So yung aklat natin, daladala natin, bakit? Kasi yung puso natin tayong may hawak. Nakasulat yan. Ano? At kitaya ng Diyos, kitaya ni Yahweh. Paano sasabihin mo na may isang araw na lahat haharap ka? Hindi mangyayari yun. Walang ganun mangyayari yun. Na parang tayo, mabuti, masama, haharap dun sa hukuman ni Kristo. Hindi yun. Habang ikaw buhay, hinahatulang ka, hinuhukuman ka. And then, pagka ikaw namatay na, natapos na yung buhay mo, yung sinasabi nga, dumating na yung katapusan ng alin, ng buhay mo, yung hatol na igagawad sa'yo, tinanggap mo na. Kung ikaw ay banal, o meron kang reward, ano yung reward na yon? Ito yung katawan mong panlangit, yan yung tabernakulong galing sa Diyos, gawa ng Diyos, isuot mo yan. Sarap na. Paano naman o yung mga hindi mananampalataya? Mananatili na lamang silang patay. Kapatid Brad, mali. Di ba ang sabi noon, ay ang naunang namatay, masipak-sipak tayo pag mamatay. Hindi pala. Wala na rin. No. Wala akong pagkakataon na magkita-kita kayo ng pamilya mo. Kasi dito pa lamang sa lupa. Eh kayo nga, hindi na kayo nagpapangipangita eh. Di ba? Hindi na nga kayo nag-iimikan eh. Paano kayong magpapangita pa ron? Kwento lang. Sige nga. Pare yan. Diba ba? O yan. Yan ho yung aral ng mga iglesia, churches, simbahan, katoliko, Baptist, Muslim, born again, Pentecostal, Trinitarian, Pentecostal, One Mesh, yan yung aral nila. Talagang, na mali sa kasulatan. Na, mali ba? Pagka ikaw namatay, daladala mo yung hatol mo.
si Agency yung gawa eh. Yung aklat mo nabuksan eh. Ah, di ba? Kung ikaw naman, nakasulat yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay, na which is siyawa siya yan, o siyawa yan, konti man, o, namatay ka, o isusot na sa iyo yung, tanggapin mo ito. Ito yung iyong katawan na akong gumawa. Reward mo. O, yung reward mo yan. Sarap mo. Eh, pero mo, ang ikli lang ng buhay natin dito, kung tutusin natin yan, ha? Oo. Si 70, 80. Ngayon, kung nagpakasaya ka sa laman, o, tinanggap mo na yung reward mo. Hindi siya makatwendran. Yung nagpakayaman ang nagpakayaman. At tinanggap na niya yung kaaliwan niya. Tama yung sinabi niya, di ba? Ito, mababasa natin yan sa Luke 6:24. Lalong yung mayaman. At saka yung masama, talaga magpapakasama kaya pa. Kaya nga. Yung mga liko, magpapakaliko pa. Ano? So, hindi para dapat matuwa. No? Ay, ito, sabi mo nga sa inyo, loobin ni Yahawa na itong aral na ito ay maging... Meron kasi tayo yung video na trending eh. Oo. Na umabot na ng 102,000 ha? Oo. 102,000 yung naging trending, yung pangalan ni Yahawa. Na sinagot ko kay Suriano. Kailan yun, Brad? Ay, ano, bandang November pa yon. Nag-trend siya sa YouTube ha, na 102,000. Mm-hmm. 100,000 at 200,000. Mm-hmm. Hindi 100,000 na. Hindi o, 1,000 talaga kay... 1,200. Mm-hmm. Trending eh. Pagka na gano'n, trending yun, nag-trend. Sana maging trending din to. Itong video ito, Loo Binawaro. Kasi, kakaiba ito dun sa aral ng mga reliyon. Biro mo, mawawala ng pag-asa dito, yung mga ang asa, yung pagdating pa lang niya. Mawawala. Kasi wala naman talagang darating eh. Wala na. Kaya nga, yung katapusan mo, kung ikaw ay nagpakabanal, ay may reward ka. And then kung ikaw naman ay nagpakasama, meron ka rin namang reward. Ang reward mo, di, yun dito lang. Kaso Brad, ano eh, yung gawa ng salibutan, madaling nakahila, di ba? Eh, maano yan, talagang mapanganib yan. Eh, yun na lamang, yung sinasabi nga natin. Yun na lamang, dinadala mo yung batay mo, November 1. Tapos yung mga abo, nasa bahay pa. Nakalangal pa. Para talaga bang inaanam mo yung... Kinakausap. Kaya nga sabi nga natin, dati, dapat wala na yan eh. Wala na yan dapat. Gano'n mo, ipagpapoport base mo pa. Katulad niya, ano, pasasimban para... Oh, wala saysay. Wala kabulan yan. Babayaran mo yan. Ipapanalangin ko, no. Pero wala rin naman saysay. Papunta. Kasi lahat ng tao galing sa Alabok, may sinasabi nga si ano eh. Nasa Genesis yata ho yun. Baling sa Alamok pa rin uwi. 1827, eto huling kwa natin, talata. Mabuti din tayo ng isang oras. Medyo 18, maganda ho yung kwan eh. 1827 ng Genesis. Tingnan ninyo. Eto si Abraham to ha. Si Abraham mo ito, nagsasalita. Sabi niya, at sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangangas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Si Abraham yan. Oh. Mm-hmm. Ano sabi niyan? Akong alabok at abo lamang. Oh, eh talagang, lahat ng tao papunta sa pagiging alabok. Hindi na yan para buhayin. Huwag ko kayong maglala doon sa mga namumuhay sa laman. Hindi ko kayo pupunta sa impyerno. Mananatili lamang kayong patay habang panahon patay kayo. Pero huwag niyo nang isipin na magkakaroon kayo noong pinatawag na eternal life. Kung ang isipan mo, dito lang sa buhay na ito, sabi nga ni Pablo, ikaw na yung kahabag-habag. Kasi inilagay mo yung sarili mo dito, nagpakalayo ka, uminom, sigarilyo, ng babae, nakiapid, lahat na ng kasamaan, nagsinungaling, panluloko, eh, tatanggapin mo rin yung ganti mo. Di ba sabi niya? Di ba sinasabi nila, karma-karma? Hindi karma ang tawag ho doon. Kasi, yung ginawa mo, ayon sa laman, inaani mo lang, aanihin mo lamang yan. San ka? San mangyayari yung pag-ani mo? Eh, di rin sa kamatayan mo. Kasi yung mga banal, hindi yan lundo yung kamatayan eh. Yun ay panibagong buhay. Sa mga hindi mananampalataya, yun ay yung katapusan ng buhay mo. Pagkamatay mo, yun ay yung katapusan mo.
Sa mga banal, hindi. Yun pa lamang ang unang yugto nung panibago mong buhay. Pagkaya na yung namatay. Literally. Anak. Nakuha niyo yun. O doon sa mga meron mong tanong o comments diyan sa ating videong ginawa na ito o itong aral na ito, ano niyo lamang po doon sa baba. Mag-comments lamang po kayo. At alam kong meron mga maraming magko-comment dito sapagkat laban yan sa inyong mga aral. Ano? O muli po, maraming maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa.